Tayo po yung yumuko para po sa ating panalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa mga sandali pong ito, narito po kami sa kanya-kanya naming mga tahanan. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang gabi-gabing ginaganap na pagpupulong po na ito. Dinadalangin ko, Panginoon, unang-una po sa lahat ay ang nangunguna po na tagapagsalita namin na sa katauhan po ni Pastor Nick Francisco. Dinadalangin ko po, Panginoon, na pagkalooban niyo siya ng karunungan, nang sa gayon po, ng sino mang makakapakinig ng kanyang mensahe, ay lubusang maunawaan ang nais niya pong ipabatid. Ngayon din po, Panginoon, idinadalangin namin ang internet connection. Nawa, Panginoon Diyos, ay ipagkaloob niyo po na magkaroon kami ng maayos na connection saan man pong lugar na naaabot ng pabalitang ito. Nang sa gayon, Panginoon, ang sino mang makapakinig ay mabless. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin din po namin ang mga taong nakikinig, lahat ng mapaabutan ng mensahe na nagmumula sa inyo. Nawa, Panginoon, ito po ay magsilbing inspirasyon. Gayon din po, Panginoon, ay mapukaw ang kanilang mga puso at isipan, nang sa gayon, Panginoon, ay mas malalo pa po nila kayong makilala. Panginoon, salamat din po sa mga blessings na patuloy niyo pong ipinagkakaloob. Gayon din po, Panginoon, maraming salamat sa mga taong ginagamit ninyo upang ang ganitong pong mga programa ay magpatuloy. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kaibigan, kapatiran na nakasubaybay sa amin. Ganun din po, Panginoon, inihingi rin po namin ng kapatawaran ang anumang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Maging lihim man po ito o hayag, ito lang po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa inyo pong lahat, amin pong mga kapatid, kaibigan at mga manonood. Kami po ay lubos na nagagalak na muli po kayong makasama sa gabing ito sa atin pong ikawalong gabi ng ating dalawang linggong pangangaral o krusada. Kasama po ang atin pong guest speaker, si Pastor Nick Francisco, na may temang Pag-asa kay Kristo. Amin pong wina-welcome ang bawat isa sa inyo sa lahat po ng atin pong mga manonood sa Facebook page ng Gospel and Music Ministry, ganun na rin sa official Facebook page ng South Taguig Youth, na amin pong inaanyayahan din ang bawat sa inyo, bawat isa sa inyo, na i-invite nyo rin at i-share nyo rin po ang atin pong live stream upang marami pa po ang makapakinig sa atin pong pangangaral. Sa pagkakataong ito, nais ko pong banggitin ang mga may bahagi at pinangunahan po tayo sa pag-aawitan ni Sister Edmaline Panganiban. At ito po ay sinundan ng pambungad na panalangin ni Sister Melody Gonzalez. At tayo po muli ay makakarinig ng mensahe na ipagkakaloob sa atin ni Pastor Nick Francisco. Bago po natin siya marinig, tayo po muna ay hahandugan ng tanging bilang na ipagkakaloob ni Eva at ni Ivo Habian. Amin pong inaayahan ng bawat isa sa inyo na kung meron po kayong mga katanungan o nais na inquiries or kahit anong questions nyo po, feel free po na i-comment nyo po sa atin pong comment section, at nariyan po ang atin pong mga pastors upang sagutin po ang inyong mga katanungan. Nawa po ay pagpalain po tayong lahat. Mm-hmm.
Napakabuting bagay na tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy tayong mamulat sa mga aral ng banal na kasulatan at sa mga banal na panukala ng ating Panginoon. Ang mga bagay na ito ay nalingid sa ating unawa at karunungan, subalit ngayon ay mayroong tayong pagkakataon na malaman natin ang mga lihim ng katotohanan na narito sa banal na kasulatan. Patuloy po tayong mag-aaral at ang ating paksa ay ang kamatayan at ang pagkabuhay. Kaya tayo po ay manalangin sandali. Maraming salamat po, Diyos naming dakila sa kalangitan. Sa iyong gabay, patnubay at pagpapala, patuloy naming nararanasan sa buhay na ito upang patuloy din naman po kaming makapag-aral ng iyong banal na salita. Patuloy na buksan ang aming puso't kaisipan. Ang Santong Espiritu ay aming maging gabay sa mga karunungan at unawang ito na inihahatid sa amin sa bawat paksa ng pag-aaral ng Biblia, upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pag-asa kay Kristo. Alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kamatayan at pagkabuhay. Sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa panibagong paksa na ito, ano ang kalagayan ng mga patay at paano sila bubuhayin na mag-uli. Patuloy nating pag-aaralan na dugtong-dugtong ang salita ng ating Panginoon. Aklat ng Genesis 2:16-17. Narito ang babala ng kamatayan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Sa ikalawang kapitulo ng aklat ng Henesis o ng Biblia, binanggit na ng Diyos ang babala ng kamatayan, na sila'y huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal sa kanila ng Diyos. Sa oras na sila'y kumain niyaon, walang pagsalang ang tao ay mamamatay. Subalit, sa kapitulo 3 ng Henesis, dumating ang kaaway, ang Diablo, at sinabi ng ahas sa babae, Genesis 3:4-5, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ito yung kwento na ang Diablo ay pumasok sa ahas at ang ahas ay nagsalita at nakipag-usap kay Eva at kinausap din naman ni Eva. Ito ang sabi ng Diablo, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang utos ng Diyos, huwag kakain, sapagkat sa oras na kumain, mamamatay. Ang sabi naman ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Alin ang tama sa dalawa? Alin ang totoo sa dalawa? Yung sinabi ng Diyos o yung sinabi ni Satanas? Ito ang kwento ng kasalanan na pumasok sa sanglibutan. At ang kasalanan ay naghari sa sangkatauhan nang ito ay tanggapin ni Eva ang paanyaya ng kasalanan. Ang aral na ang tao ay hindi namamatay ay aral po ng Diablo. Aral ni Satanas. Si Satanas ang unang nagsabi na ang tao ay hindi mamamatay. Pero ang Diyos nagsabi na pag kumain kayo nito, kayo'y mamamatay. Kaya ang tao po ay palaging nasa valley of decision. Kagaya po ngayong mga pag-aaral na ito, sa mga bawat paksa na inihahatid sa atin, tayo po ay palaging nasa kapangyarihan ng pagpili. Kung tayo ba ay susunod sa salita ng Diyos o hindi, tayo ba'y aayon sa banal na kalooban ng Diyos o tayo ay sasalungat at mga ngatwiran. Ito ang karanasan ni Adan at Eva
sa halamanan ng Eden. Sa kabila ng lahat na ang Diyos ay nagbigay ng warning o babala, nakinig pa rin sila at naniwala sa kaaway. Na ang kaaway naman, ang itinuturo ay ang sirain ang ating pamilya o ang ating buhay. Genesis 3:6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Yan po ang tala ng Biblia ng pagpasok ng kasalanan at ng kamatayan sa sangkatauhan nang ang tao ay dadalawa pa lamang sa ibabaw ng lupa, si Nunong Eva at Adan. Ang unang kamatayan, Genesis 4:4. At yaoy sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid, at siya'y kaniyang pinatay. Ang Diyos ay tumawag sa magkapatid na ito kay Cain at kay Abel, "Maghandog kayo sa akin." At ang magkapatid ay naghandog. Si Cain ay naghandog ng mga gulay buhat sa kaniyang pananim, at ito namang si Abel ay naghandog buhat sa kaniyang mga tupa na kaniyang inaalagaan. Nilingap ng Diyos ang handog ni Abel, at si Cain ay nanibugho. At kaniyang pinatay si Abel nang siya'y magkaroon ng pagkakataon. Ang unang pamilya sa halamanan ng Eden, ang unang pamilya sa paraiso, ang unang pamilyang itinayo ng Diyos ay naging biktima ng kamatayan. Si Cain ay isang kriminal. Dalawa lang ang anak ni Adan at Eva sa kwentong ito. Ang isa ay biktima at ang isa ay kriminal. Ang isa ay kriminal at ang isa ay biktima. Naisip po ba ninyo kung gaano kalungkot ang buhay ng mag-asawa nang sila'y makakita ng unang patay na tao sa balat ng lupa? Iyan ang sumpa ng kasalanan, ang kamatayan. Kaya ang kamatayan ay naghahari hanggang sa atin ngayon. Ang biktima po ng kamatayan, ang pamilya. Sa oras na mayroong mamatay na kaanib ng pamilya, ganun na lamang po ang pagtangis at kalungkutan ng pamilya. Ang kamatayan ang pinakamapait na bunga ng kasalanan na maaaring maranasan ng ating mga tahanan. Paglalang sa tao. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kaniyang mga butas ng ilong. Nang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang components ng pagkalalang sa tao ay alabok ng lupa si Adan. At pagkatapos na malilok ang estatwang katawan na ito, hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay. Kaya lupang katawan at saka hininga ng buhay, nagiging kaluluwang may buhay. Ganito po ang tao. Pag sinama yung katawang lupa at yung hininga ng buhay na galing sa Diyos, ang tao ay nagiging buhay na tao. Pero noong wala pang hininga ng buhay, lupang katawan pa lamang siya. Pero kapag kahiningahan na ng Diyos ng hininga ng buhay, kaluluwang may buhay ang tawag. Kaya ang kaluluwa po ay tayo mismo na tao na namamatay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, sabi kay Adan, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Sa Genesis pa lamang, pagkatapos nalalangin ng Diyos si Adan, sinabi na ikaw ay mamamatay at pag ikaw ay namatay, babalik ka sa lupa. Hindi sinabi dito ng Diyos na pag ikaw ay namatay ay pupunta ka pa kung saan-saan at ikaw ay mamamasyal. Hindi po. Pag ang tao ay namatay, babalik sa lupa. Pinatotohanan din yan ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya. Babalikan po uli natin.
ang katawang lupa at hininga ng buhay. Ang katawang lupa ay babalik sa pagkalupa at ang kaniyang diwa ay mababalik sa Diyos. Kanina ang tawag ay hininga ng buhay, pero ang tawag ngayon dito ni Solomon, diwa. Ang ibig sabihin, yung buhay ay yung buhay na ibinigay ng Diyos sa tao ay babalik na muli sa Diyos. Dalawa lang ang component ng tao, ang katawang lupa at ang hininga ng buhay. Ang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos at ang katawang lupa ay babalik sa pagkalupa. Ano pa ang mga kalagayan ng patay? Para ipaliwanag natin sang-ayon sa, para kontrahin natin ang mga lumilitaw na impormasyon na walang katotohanan at manangan tayo sa salita ng banal na kasulatan. Ganito naman po ang sabi ng Ecclesiastes 9:5 and 6. Sa 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ito nga ang nakapagtataka sa atin ng mga buhay. Lahat na tayo na buhay, alam natin na tayo ay mamamatay. Ang puntos, hindi tayo naghahanda sa araw ng ating kamatayan. Alam po ninyo, dapat nating pinaghahandaan yan. Alin sa dalawa ang mauna? Ang pagparito ng Panginoon o ang kamatayan? Kung mauuna ang pagparito ng Panginoon, salamat, hindi po tayo makararanas ng kamatayan. Subalit, maaari din na bago dumating ang Panginoon ay maranasan natin ang kamatayan. Huwag po ninyong ipag-alala sapagkat tayo ay bubuhayi naman ng Diyos ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Nalalaman ng buhay na siya'y mamamatay. Pero ang patay, ano naman ang nalalaman ng patay? Ngunit ang patay ay walang anumang bagay na nalalaman. Hindi na niya alam ang pabalik sa kaniyang bahay. Hindi, mayroon pa man silang kagantihan. Hindi na nila po pwedeng manahin pa ang mana na nakalaan para sa kanila. Ang kanilang kayamanan na itinabi o itinago, hindi na nila mapapakinabangan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Wala na pong alaala ang patay. Wala na pong alam ang patay. Kaya isang malaking pagkakamali na tayo ay magkaroon ng takot sa taong namatay. Hindi po iyan totoo. Sa talatang 6, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at nang kanilang pananaghili ay nawala ngayon, nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kapag ka po daw ang tao ay namatay, wala ng pag-ibig. Kaya mapansin po ninyo sa mag-asawa, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo'y nakatali sa ating asawa. Pero kapag tayo, ang isa sa atin ay namatay, kalagna tayo sa tali ng pag-aasawa at pwede na uling mag-asawa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa kanya na namatay ay wala na. Pero sa atin na buhay, pwede pa tayong umibig. Gaya ng pagtatanim, gaya ng kanilang pananaghili, wala na po silang selos. Hindi na sila makapagseselos kapag ang asawang nabuhay ay mag-asawa uli. Yung namatay na yon ay hindi na makapagseselos. Wala nang pananaghili sa kanya. Hindi na niya maaaring maiparating pa ang kaniyang pagmamahal pagkatapos na ang tao ay mamatay. Kaya sa atin na mga mag-asawa, ibigay na po natin ang lahat ng ating magagawa. Lahat ng mabuting bagay na pwede natin gawin sa ating asawa, gawin na po natin. Magpakaligaya na po tayo samantalang tayo'y nabubuhay sa ating pag-aasawa, sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Sapagkat sa pagdating ng kamatayan, iyan po ay malungkot na dulo ng pagsasama ng lahat ng mag-asawa. Kaya nga ang pag-aasawa ay napakasaya sa kasal, pero ang paghihiwalay po niyan ay kamatayan ay napakalungkot. Ngunit sa pamamagitan ng ating pag-aaral ngayon, kung mauunawaan po ninyo yan, ay hindi po tayo ganito kalungkot kapag tayo'y nakaranas ng kamatayan
sapagkat alam natin na mayroong buhay na walang hanggan. Sa talatang 6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi magpakailanman. Iyan ang mga karanasan ng mga nangamatay. Walang nalalaman. Ito naman ang pinakamatandang tanong. Nagkaroon ng tanong na ganito. Sa aklat ng Hob 14:14, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Nasulat po yan sa banal na kasulatan. Pinakamatandang tanong, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ito po ay isang napakatalinong tanong. Pagkatapos ba nating mamatay, mabubuhay pa ba siya? Pero si Hob, merong pag-asa hanggang sa dumating ang pagbabago. Maghihintay ako. Alam ni Hob na pagkatapos na ang tao ay mamatay, mayroong nakalaan sa kanya na buhay na walang hanggan. Ang lalaking ito ay isang lalaking matuwid, isang lalaking lumalayo sa kasalanan, at isang taong natatakot sa Diyos. Sa ganitong kaparaanan inihatid sa atin ang kanyang katanungan. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Inuulit ko po sa inyo, hindi ba ninyo itatanong sa inyong sarili, saan pupunta ang sanglibutang ito? Ano ang mangyayari sa sanglibutang ito? Pagkatapos ko na mamatay, ano ba, wala na ba? Hindi po. Pagkatapos ng kamatayan ay ang pagkabuhay na maguli sa pagparito ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Juan 11:25. John 11:25. Ang Panginoon mismo ang sumagot. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." Sinagot ng ating Panginoon ang tanong ni Hob. Ang tanong ni Hob, kung ang tao'y mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ang sagot ng ating Panginoon, bagaman siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya kung sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang makabubuhay lamang sa patay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nagpakita siya ng kapangyarihan ng kanyang buhayin si Lazaro. Ang sabi, si Lazaro ay patay. Ang sabi ng iba, si Lazaro ay natutulog. Ang larawan po ng kamatayan sa mga taong matuwid ay kagaya ng pagkatulog, maaaring gisingin. Yan. Kailan naman mabubuhay? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa ganitong kaparaanan, kanina ang tanong, tatay, sumunod, sinagot ng Panginoon, mabubuhay. Ang sunod na tanong, kailan mabubuhay? Mabubuhay po ang mga patay na matuwid sa pagparito ng ating Panginoon. Ang susunod naman pong tanong ay, paano mabubuhay? Aklat ng Unang Korinto 15:52 hanggang 53. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Gaano po katagal ang pagbuhay? Sa pagsigaw ng ating Panginoon sa isang kisap mata, with a twinkling of an eye, basta po tayo'y kumurap, saglit na saglit lang, ang mga patay ay muling mabubuhay na maguli. Bukod sa mabubuhay na maguli, mabubuhay sila ng walang kasiraan. Kaya po yung meron po mga amputated, yung mga naputulan ng paa, naputulan ng kamay, pag, sa pagkabuhay na maguli, hindi na po sila putol, kompleto na po sila. Yung mga bulag, walang paningin, nanalibing, nanamatay, nakilala nila ang Panginoon at naligtas na buhay na maguli, malinaw na po ang kanilang mga mata. Kompleto na po ang ating katawan.
sa isang kalagayan na walang kasiraan. Wala na po yung peklat, wala na po yung kapintasan, wala yung kulubot. At tayo'y babaguhin. Kaya ang sabi po ay, paano tayo makararating sa langit? Kapag ka po tayo'y pumunta dyan sa alapaap na yan, ng katawan lang ang ating dala, ay hindi po tayo tatagal. Pero sapagkat ang Panginoon ang bumago sa ating katawan, ang katawang ibibigay sa atin ng Panginoon ay kayang tumawid at maglakbay sa alapaap na yan patungo sa kalangitan. Nang ang ating Panginoon ay mabuhay na maguli at umakyat sa langit, ang katawang dala niya sa lupa ay siyang katawang dinala niya sa langit, pero hindi siya kayang sirain ng kalikasan ng kapangyarihan ng kalawakan. At sangayon sa mga astrologers na nag-aaral ng kalangitan at ng mga bituin, hindi mararating ang ludulo ng kalawakan sapagkat billion years ang kailangan para matagpos mo ang kalawakan. Pero hindi. Tayo'y dadalhin ng Panginoon doon sa isang katawan na ang sabi dito, walang kasiraan. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ito pong mga hanay ng pangungusap na ito, mga magulang, ay inyong pagsikapan na maituro mismo sa ating sariling mga anak. Kasi ang mga pangyayaring ito, ang mga aral na ito, kapag ka natanim sa buhay, sa isip ng ating mga anak, ito po ay magiging baon na nila sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay mga prinsipyo at simulain ng buhay na gagawa upang maging maliwanag ang kanilang kaisipan, maging panatag ang kanilang damdamin na mayroon palang buhay na walang hanggan. Sangayon naman po sa aklat ng Awit 146:3-4, ang tao ay namamatay. Ang ibig sabihin, itong kaluluwang ito, itong katawan na ito, ay namamatay ang ating lupang katawan. Hindi maaaring ito ay lumipat lamang ng ibang anyo at pagkatapos ay magpapatuloy. Wala pong ganon sa banal na kasulatan. Ang nagtuturo po niyan at ang nagsasalita niyan na kapag ang tao ay namatay, ay pumaparoon sa langit o pumaparoon kung saan man, ito po ay mga aral na hindi nakabase sa banal na kasulatan. Kaya, mga simpleng aral lang po ng Biblia, kung tayo ay palabasa at nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos, patuloy po nating mauunawaan na ang kalagayan ng patay, ay walang nalalaman. At mauunawaan natin dapat na ang kamatayan ay siyang lundo at paghinto ng tao sa buhay na ito. Kaya lang nagturo tayo ng mga ganon. At dito naman sa aklat ng Awit 116:17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Kaya wala yung mga patay na nag-uusap at nagpupuri at nagkakantahan sa Panginoon. Ang naroon lamang po sa langit na nauna ay si Enoch, si Elias na hindi nakaranas ng kamatayan. At si Moses na binuhay ng Panginoon na dinala sa langit. Tatlo lamang po sila na natao na natala sa banal na kasulatan na kinuha ng ating Panginoon. Yun pong salita na pagkatapos na ang tao ay mamatay, ay aakyat sa langit at pupuri at sasamba sa Panginoon, ay pangakong walang pinagbabasihan. Kaya po kapag tayo ay hindi nag-aral at umunawa ng banal na kasulatan, ang atin pong pananampalataya ay hindi matatag, hindi matibay, hindi nakatayo sa prinsipyo ni Kristo. At ito ay hindi maaaring panghawakan ng sinuman. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Kaya po, sa pagkakataon ng kamatayan, ay napakahirap na aliwin ang mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan sapagkat iniisip nila na ang pagkamatay ay wakas na.
Gayun din po, dapat maunawaan ng lahat ng mga tao na ang kamatayan ay pansamantala lamang sa libingan. Aklat ng awit 6:6. Ang patay ay walang alaala. Madali lang po yun. Namatay, wala na. Wala ng isip, wala ng alaala, wala ng gunita. Ito po ang panawagan sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Juan 14:6, John 14:6. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang ating Panginoong Jesus ay dakilang guro. Sinabi niya, "Ako ang daan." Ipinapaliwanag ko po sa inyo ng mga nagdaang pag-aaral na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang biyaya ng Diyos, ang kaloob ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa taong makasalanan upang tayo ay maligtas. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang ating pananampalataya ay hindi dapat na maging walang basihan o may kamangmangan, kagaya ng paniniwala sa patay. Tayo'y binabalot ng maraming mga pamahiin at maraming mga aral tungkol sa patay. Kaya ang sabi ng Panginoon, "Ako ang daan." Pero sinabi din niya, "Ako ang katotohanan." Kinakailangan mga kapatid na ang banal na kasulatan ay patuloy nating aralin at tuklasin upang patuloy nating maunawaan ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng maling paniniwala. Mga bagay na walang pinagbabasihan, mga walang pundasyon ng katotohanan, mga pamahiin, mga alaala, mga maling aral, mag-ingat po tayo dyan. Anong pang sabi ng Panginoon? At ang buhay. Sino may di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang ating Panginoon lamang ang may kapangyarihan, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na makapagbigay ng buhay, kagaya ng hininga na kaniyang ibinigay kay Adan noong siya ay unang lalangin. Ang Diyos lamang ang nakapagbibigay ng buhay sa tao. Ito ang pag-asa na aking inihahatid sa inyo ngayon, pag-asa kay Kristo na ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang natin kay Kristo at sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Patuloy ka po naming pinupuri, pinasasalamatan o dakila naming Diyos sa mga patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga magagandang paksa at usapin ng banal na kasulatan kagaya ngayon. Marami pong salamat na pag-aralan namin ang pagkabuhay na maguli na ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Ang aming Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan na makapagbigay sa amin ng buhay sa kabila ng kamatayan. Ang pag-asang ito kay Kristo ay patuloy na managana sa aming buhay at kami makapagpatuloy sa isang buhay na lumalakad sa daan ng katotohanan sangayon sa iyong banal na salita. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. At pagpalain mo po ang mga coordinator ng programang ito upang patuloy na maihatid ang katotohanan sa aming mga kaibigan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pag-asa ang lahat sa kanya.
Tayo po ngayon ay dadako na sa panalangin ng atin pong mga na-receive na prayer request. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na banal, kami po ay lubos na nagagalak sa pagkakataong ito sa muli po naming pagsasama upang makarinig na inyo pong salita. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming tulungan sa aming pong mga buhay at patuloy niyo po kaming gamitin sa inyo pong mga gawain. Sa pagkakataong ito, amin pong inilalapit ang mga prayer request ng amin pong mga kapatiran na si Sister Che sa kanya pong kaibigan, ang kanya pong baby ni Sister Jeline Bakaling. Amin pong dinadalangin na kanya pong baby na nasa NICU na inyo po siyang tulungan at gabayan. Ganun na rin ang mga doktor at mga nurses na nagbabantay sa kanya pong baby. Nawa po ay bigyan niyo po sila ng kalakasan at ng patuloy pa na katalinuhan sa kanila pong pag-aalaga sa kanya pong premature baby. Tulungan niyo po nawa sila. Ganun na rin sa kanila pong mga financial na pangangailangan. Pati niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga puso, ang kanila pong mga pagsubok na pinagdaraanan. Alam po namin na kayo po ang Diyos na mapagmahal at Diyos na mapagbigay. Alam po namin na ang mga bagay na ito ay kanila pong malalampasan at nawa po ay makita po namin na patuloy na naglilingkod kasama po ang kanila pong baby na malusog at patuloy rin po ang na siya ay makilala kayo, Panginoon. Amin pong dinadalangin si Brother Royce Prime na ang kanyang pong brother-in-law ay natulog po sa kamatayan. Amin pong dinadalangin ang kanila pong buong pamilya na nakararanas ng kalungkutan sa mga panahong ito. Tulungan niyo po sila at samahan sa kanila pong pagdadalamhati. Nawa po ay i-cover niyo po sila ng inyo pong comfort. Ganun na rin po ng inyo pong pag-ibig sa kanila. Patuloy po nilang maranasan ang mga pagpapala na inyo po pong ipapakita sa kanila at maranasan ang inyo pong patuloy na pag-iingat at paggabay sa kanila. Dalangin din po namin si Sister Lourdes Gumana, kanya pong prayer request na ang evangelistic meeting po na magsisimula bukas sa lugar po ng Negros Occidental ay amin pong dinadalangin, Panginoon, na ito po ay maging successful nang naaayon po sa inyo at nawa po ang inyo pong mga gagamitin sa programang ito ay patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan at katalinuhan na kanila pong maihayag ang inyo pong mga salita nang sa gayon ay marami po ang makarinig at makatanggap ng inyo pong mga pabalita, Panginoon. At amin pong dinadalangin ang puso at isipan ng bawat isa na tulungan kami na i-receive ang inyo pong mga salita at magamit po namin ito sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay habang kami po'y naghihintay sa inyo. Amin din pong idinadalangin si Sister Angel at ang kanya pong grandmother na si Sister Anita Martin ay meron pong sa kanya pong kondisyon, amin pong dinadalangin ang kanila pong mga kalusugan na inyo po silang patuloy na palakasin at bigyan ng malakas na pangangatawan at lalo na po sa mga panahong ito na ang pandemic at ganoon na rin ang amin pong mga nararanasan ng mga pagsubok sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na inyo po kaming patuloy na palakasin at samahan at patuloy po naming hinihiling ang inyo pong paggabay sa mga kapatiran namin at sa amin pong mga mahal sa buhay
At ang amin pong mga iglesia, Panginoon, patuloy po namin inilalapit sa inyo ang amin pong mga programa, lalong-lalo na po ang krusadang ito. Sa mga susunod pang araw, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming samahan at maging pagpapala po kami sa bawat isa. Amin pong dinadalangin ang mga puso at ang amin pong mga kahilingan at mga dalangin ay kayo lamang po ang nakakaalam, aming Panginoon. Amin pong isinosurrender sa inyo ang lahat ng ito, lahat po ng amin pong mga worries at mga pagsubok sa amin pong buhay. Nawa po itulungan niyo po kami na ma-overcome ang lahat ng ito sa inyo pong kalakasan at hindi po sa aming sarili. Amin pong pinasasalamatan ang lahat po ng mga pagpapala na inyo pong patuloy na ibinubuhos sa amin bagamat kami po ay mga makasalanan. At dalangin po namin na patuloy niyo po kaming linisin at patawarin sa lahat po ng amin pong nagawang pagkukulang at amin pong mga pagkakasala sa inyo, Panginoon. Amin pong dinadalangin na patuloy niyo po kaming baguhin at imold sa kung ano po ang inyo pong nais sa amin pong mga buhay. Nawa po ay makita kayo sa amin at hindi po ang amin pong mga makasalanang sarili. Dalangin po namin ang lahat ng ito. Amin po ang nilalapit at inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po, Sister Takauge, Charlene Takauge, sa inyo pong pangunguna sa ating panalangin, sa mga prayer request na sinend po sa atin ng ating mga live viewers. At maraming salamat din po kay Pastor Nick Francisco sa message po na atin pong napakinggan, sa mga lesson po na ating napakinggan at natutunan ngayong ikawalong gabi ng ating pong krusada. Salamat din po sa mga kapatid po natin na nagmula po sa Tanyag SDA Church. Yan. Ngayon naman po, tayo ay dadako na sa ating Bible quiz. Ito po yung ating pinakahihintay kasi wala po tayong Bible quiz kahapon. Tama po ba? Ayan, tama. Wala po tayong Bible quiz kahapon. Kaya tayo po ngayon ay dadako na sa ating Bible quiz. Pero bago po yan, atin po munang babatiin ang ating mga taga-subaybay sa Gospel and Music Ministry po muna tayo. At ito na po sila. Unang-unang nanood po sa atin si MC Tibor. Lagi po talaga si MC Tibor ang ating po nakikita dito. MC Tibor, si Perez Angel James. Marami po tayong mga bagong manonood. Maraming salamat po. Pakishare po ng ating pong krusada para po marami po ang makarinig ng mga pabalita na galing po sa ating Panginoong Jesus. Si Sister Bebing Campilan, Cecilia Kalisan Cortezano Baal, Teresita Estola Meneses, ayan. Ito po yung mga tough fan sa GMM. Edna Hachero Sardinia, Daniela May, Acob Domingo, Gemma Spiriritan Kibete, Buds Necesario Alcobilla, Daniela May Acob Domingo, si Derwin Intud, ganoon din po si Gabriel Sunico. Hello po, Brother Boyet Pahayahay, Adelaida Trajano, Manalo Joselito, Inday de los Reyes Boods, ayan. Sino pa ba? Si Johnny Ansag, marami pong mga bagong manonood po ngayon. Ah. Si Sister Joaima Sumilong, ito rin po. Sino pa ba? Yan, dito naman tayo ngayon sa South Taguig District Youth. Ayan, nandito po ang ating butihing pastor na si Pastor Jojo Solabo. Ayan, hello po sa inyo at ganoon din po sa inyong pamilya po na nanonood ngayon. Kay Brother
Walter Bongat. Yan, hello po, Sister Pearl Dayok. Jenaline B. Ramos, Samuel Christopher Janayon, Evelyn Balboa, Maricel Xebas Crienza, at si Sister Luz Biminda Alida Tacoge. Hello po. Jovi Alolor, Tahora Francisco, Jerry Francisco, Mel O.D. Ah, si Sister Melody. Ito pala si Sister Melody. Sister Dani Gonzalez, Stephen Cortizal. Hello po kay Stephen. Raidel Cometa. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panonood ng ating krusada. Ngayon po, idadako na tayo sa ating Bible quiz. Ready na po ba mga kapatid? Ayan, sige. Okay. Ang question po natin ngayon ay, ano ang tawag sa 1,000 or 1,000 taong bakasyon ng mga banal sa langit? Ano po ba ang tawag? Sige, Sister Cherry. Sige. A, millennial. Millennial. B, millennium. C, malinya. At letter D ay, Ben, Malaysia. Ayan, sige po. Sino po ang unang mag-comment ng tamang sagot ay mananalo po ng 40 pesos na load. Sige po, sino na? Sino na po ang unang nag-comment ng tamang sagot? Meron na po ba? Meron na sa South Taguig. Sino po yan? Sister Cherry. Ayun. Meron na sa South Taguig si Brother Samuel Christopher Janayon. Hanayon pala. Ayan. Ayan po, nanalo po kayo ng 40 pesos na load. Napakabilis sumagot. Very good po kayo. Dito naman po sa Advent Gospel and Music Ministry, sino po ang nakakuha ng tamang sagot? Ayan, ang daming sumagot ngayon ah. Marami po ang ito na po. Sa Gospel and Music Ministry, ang tamang sagot, nakakuha po ng tamang sagot ay si Sister Ronilyn Menor Domingo. Ayan, very good po kayo mga kapatid. Ayan, pakipiin po ng inyong mga cellphone numbers sa Gospel and Music Ministry at sa South Taguig District Youth para ma-send na po namin ang 40 pesos na load. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid at naway bukas po ng gabi, naway makasama po namin muli kayo. Please pakishare po ng ito pong pangangaral na ginagawa po natin para po, ayan, para po marami po ang mapaabutan ng pag-ibig ng Diyos at pag-aasa sa kabila po ng mga nangyayaring trials sa buhay po natin ngayon. At bukas po, 7 PM po ulit ang start ng ating pong krusada. At maraming salamat pong muli mga kapatid. Good evening, good night, at nawa ang pagpapala ng Panginoon ang magana po sa ating lahat.